Ngayong hapon, ang pag-uusapan natin ay kung paano tayo makakatulong sa komunidad kung saan nakalocate yung mga hotel at mga resorts na mga tinutuluyan natin. Hindi po ba mga katry na kapag tayo ay namamasyal sa isang destination, check-in muna tayo sa hotel at pagkatapos na makapahinga at maiwan natin lahat ng mga gamit, aalis na tayo sa ating mga kwarto at pupuntahan na natin yung mga tourist attractions na plano nating pasyalan. Kapag ka umaalis tayo sa ating mga kwarto, mga katry, ugali ba natin na iwan na lang yung mga aircon na nakabukas? Pwede kasi nating sabihin, kasi mainit dito sa Pilipinas, so mainit dun sa pinupuntahan natin. Siyempre, ang gusto kasi natin, mga katry, after nating manggaling sa ating pamamasyal, pag uwi natin sa ating mga kwarto, gusto naman natin malamig kaagad para tayo ay makapahinga. O galing tayo sa mainit, gusto natin na nakabukas na ang mga aircon sa ating kwarto. Besides, pwede nating isipin, mga katry, hindi ba nung nagbayad tayo sa kwarto na yan, kasama na rin sa ating binayaran ang mga kuryente na yan na ating gagamitin? Tama din naman po, kasama po lahat yan. Subalit, maganda din po na pag-isipan natin, mga katry, na ang kuryente na ginagamit ng isang hotel o isang resort ay nakikishare siya doon sa community kung saan siya nakalocate. Kumbaga, resources ito ng community, resources ito ng barangay o ng munisipyo na yan. Kaya naman, nakikigamit lamang siya doon. Oo. Kaya ano ang ating sustainable travel tip ngayong hapon na ito? Baka pwede po na pag-alis natin sa ating kwarto, patayin natin ang aircon sa kwarto. At pagkatapos, pag-uwi natin, saka na lang natin siya buksan uli. Lalo na kung maghapon tayong wala sa ating kwarto. Sa paggawa nito, mga katry, hindi tayo basta nakakatulong lang sa hindi tayo lugi. Oo, nakakatulong tayo doon sa community, doon sa mga barangay. At usually, yung mga community na yon, kung saan nandun nakapalibot yung mga tao na nakapalibot sa hotel at mga resort, sila din naman po ang nagsusuporta sa turismo sa lugar na yon. Ang simpleng pagpatay na yon ay ibig sabihin na nakasave tayo ng kuryente at maaaring konsumo na lamang sana yan ng ibang mga pamilya na nandun sa komunidad na yon. Kaya sana may natuto kayo, natutunan kayo sa segment na ito.